umaga. Ay, okay na yan? Okay. Ito, yung pinapaloan po natin, yung mga 5,000 mga overseas Filipino workers o OFW na nag-apply sa Taiwan, ano na ang nangyari? Eh, punta na tayo kay Attorney Cesar Chavez Jr. ng ang ating Philippine Labor Attaché sa Taiwan via Zoom. Attorney Chavez, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kabayan, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, nasa Taiwan ho ba kayo niyan? Opo, nasa Taipei po ako. Taipei, okay. Ano na po ang latest dito sa ating mga OFW na umaangal po dahil hindi ho sila makaalis dahil sa hinihingi daw pong requirements ng Taiwanese government, attorney? Kabayan, ang totoo po niyan, hindi po dahil sa hinihinging requirements or yung sinasabing additional pre-deployment expenses, kaya hindi tayo Opo. Makapasok sa Taiwan. Opo. Kausap po namin ni Chairman Willie Fernandez, ang ministro mismo ng Ministry of Labor noong nakaraang Martes po. At sinabi po sa amin na hindi na po magtatagal ay bubuksan na rin po ang border nila para okay. sa mga manggagawang Pilipino. Manggagawang Pilipino, ibig sabihin naman yan bukas sa ibang mga nationalities like Thailand, Indonesia, at iba pang mga Asian countries? Initially po, ang binuksan nila is Indonesia, pero wala naman pong masyado nakakapasok dahil binigyan po ng priority yung mga Taiwanese nationals okay. na magsiselebrate ng kanilang Chinese Lunar New Year. Oo. Yung sumunod po, bago noong December 31 po, binuksan po nila ang Thailand. Pero wala pa rin pong mga nakakapasok na maraming manggagawa dahil po wala pong available quarantine facilities. At nangako naman po sa amin ng ministro ng Taiwan, sa labor po, labor ministry po nila, na susunod na po ang Pilipinas at ang Vietnam sa lalong madaling panahon po. Siguro po inaasahan natin pagkatapos ng Chinese New Year, New Year Opo. Kung saan na marami ng mga bakanting government quarantine facilities na mag-accommodate ng mga manggagawa ay bubuksan na rin po nila sa lahat migrant workers ng kanilang border. Pebrero pa yan, attorney, ano? After ng New Year ng Chinese? Second week po ng February. First okay. week po yung Chinese New Year. Ay paano ho yung mataas na sinisingil nila o yung mga recruitment agencies na tina-charge ang mga OFWs? Nasold na rin ho ba ito? Actually po, Kabayan, matagal na pong settled yan yung issue ng additional pre-deployment expenses. January pa po, 2021, sa kasagsagan po ng pandemya, ay meron na pong memorandum circular na inilabas ang POEA kung saan lahat po ng additional pre-deployment expenses, kasama po dyan yung pre-deployment quarantine, yung series of RT-PCR testing, ay sagot po ng agency at ng employer po yan. Wala na pong issue dyan. Kung hindi po susunod yung mga agency, ay magkakaroon po sila ng violation. Dito naman po sa mga OFWs na papuntang Taiwan, ang dynamics po kasi ng Taiwan ay meron po tayong direct hire. Meron din po tayong mga RBA companies, kung tawagin po, Responsible Business Alliance Group na companies, kung saan lahat po ng expenses ng manggagawa kasama na yung passport nila ay sagot po ng employer yan. Okay. Dito po sa 5,000 na deployables po natin, naka-abang, 40% po dyan ay RBA companies or direct hire workers na wala pong issue yan. At anytime na magbubukas po ang Taiwan ay makakapasok po yan sa Taiwan kaagad. No? Hindi po issue o tinatawag nilang impasse yung hindi pagkakaroon ng agreement doon kung sinong sasagot sa pre-deployment expenses. Ulitin ko po, matagal na pong settled yan. At hindi po yan issue sa Taiwan. No? Ang hinihintay lang po ng Taiwan, magkaroon ng vacancies ang kanilang government facility okay. para sa quarantine at para merong mailalagay na migrant. Sa ngayon po kasi ay kahit mga motel ay ginagawa ng quarantine facilities para sa kanilang mga nationals na magsiselebrate ng Chinese New Year. So, hindi ho issue yung mga sinisingil-singil sa mga OFW?
Hindi po. Sa katunayan po, nakausap ko na po yung PhilMat, yung grupo po ito ng mga agencies sa deploying workers to Taiwan, no? Oh. At sila po ay pumapayag na sila ang sasagot ng additional pre-deployment expenses. Siguro po yung mga ibang ahensya, mga bago ito na hindi membro ng grupo ng PhilMat, baka ito po yung mga humihirit pa na yan ay sagutin ng manggagawa. Hindi po tayo pumapayag dyan dahil magiging president po yan, hindi lamang para sa mga OFWs papuntang Taiwan, pati na rin po sa lahat ng labor destination countries. Magiging president na po yan. So, matibay po yung ating regulasyon dyan at sana sumunod po ang lahat. Ito naman ay hindi pang matagalan. Ito ay pansamantala lamang habang nagkaroon ng pandemya. Pandemic. So, ano po lamang ang babayaran ng mga OFW, yung sagot ng OFW? Sa batas po natin ay yung isang buwan na one month's salary as placement fee, no, ng mga manggagawa plus okay. po yung kasama po doon sa affidavit of expenses nila na mga bayarin nila na umaabot humigit kumulang na 20,000 pesos. Yun ang babayaran. So, magkano po yung sweldo nila plus 20,000 pesos, yun lang po yung babayaran nila. Ano ho ang sasagutin naman ng employer? Ang employer po, dito sa Taiwan po, wala pong problema lahat. Pagdating dito, sagot po ng employer at ng government ng Taiwan yung 21 days quarantine period, yung 14 days government facility at yung 7 days na self-help management na employer naman po sumasagot. At meron pa pong subsidiya, may subsidy po ang Taiwan government. So, sasahod din po yung ating mga workers na under quarantine. Meron po sila ngayong pinapairal, no? Mga wala pang isang buwan na COVID-19 insurance coverage, no? Kung saan lahat ng migrants na papasok dapat ay kuhanan ng kanilang employers ng insurance para kung sila ay infected ay meron na kaagad nakaantabay na policy para wala silang gagastusin. At pag nagsimula naman silang magtrabaho, meron na po silang NHI, yung National Health Insurance at labor insurance at iba't iba pang benefits dito sa Taiwan po. Opo. So, ano na lamang po ang issue na natitira para ang ating mga FW makapasok na ng Taiwan? Actually, mga minor na lang po, kabayan. Isa dyan ay yung humihingi ang Taiwan ng sample ng vaccination card natin. O yung WHO International Vaccination Certificate. Kasi po, meron po silang experience dati na peke po yung pinakita. No? Hindi po galing sa Pilipinas. Ayaw ko na pong banggitin kung saan galing labor sending country. Oh. So sinisiguro po nila na wala pong maging peke na vaccination card na ipakita. Dahil alam po natin na talagang mahigpit po ang Taiwan. No? At dahil po sa kanilang paghihigpit at very effective yung kanilang protocol paglaban sa COVID-19 ay hanggang sa ngayon, 17,000 lang po ang total infection nila sa simula pa nung nagsimula ang pandemic. Okay. So, isang issue ho yun. Ano pa ang mga issue ang pipigil para makapasok mga OFW? Yung after ng Chinese New Year, okay na ho yan after Chinese New Year. Pero ano pa ho? Inaasahan po namin na bubuksan na po para sa mga OFW. After that, meron pa ho bang issue? Wala na po kami nagkikitang issue dahil lahat po ay sinabi naman namin ni Chairman Willie Fernandez ng yung bagong may co-chairman natin na lahat po ng kanilang requirements ay susundin po ng Philippine government. Okay, wala pala namang issue na eh. So anong hintayin na lang ho natin after New Year na lang? Siguro po baka po bago mag New Year baka magsabi na sila pero yung actual deployment ay baka after Chinese New Year kung saan marami na po mga bakanting quarantine. Quarantine. Para palang Pilipinas po yan, napupuno na rin ng mga hotel ng quarantine ng mga OFW din. Pero dyan naman... Ganun din po dito. Akalain mo po, 5,000 yung ating readily deployable at meron tayong another 5,000 na under process po dyan sa Pilipinas. Opo, 5,000 po yung naghihintay. Okay. Opo. So, yun lang po. Attorney, ipapalop lang po namin muli sa inyo ha kasi... Inip na ho itong mga OFW natin na makaalis na ho ng ating bansa. Opo, kabayan, makakaasa po kayo lahat po ng
ginagawa natin dito ay para sa ating mga OFWs na makapasok na agad at makapagtrabaho na para makatulong sa kanilang pamilya. Pero totoo ba na may mga nakakapasok na taga-ibang Asian countries? Wala naman. Actually, Kabayan, hindi po kasama sa ban yung fisherman. No? Yung fisherman, pati mga Pilipino fisherman natin ay nakakapasok fisherman, po ng Taiwan. Oh. Hindi po kasama yan. Saka, meron po nakakapasok nung early December, yung mga Indonesian workers, mga caretakers, pero hindi po karamihan. Kaya po sila nauna na pinapasok dahil ang Taiwan po, meron pong priorities. No? Pangangailangan nila at priorities nila. Kailangan po nila ng mga caretakers na mag-aalaga sa kanilang mga disabled, may sakit, mga elderly, at mga katulong para sa pag-celebrate ng Chinese New Year. Alam naman po natin, yung Indonesia po, sila po ang nangunguna sa caretaker at domestic workers sa Taiwan. Halos humigit kumulang 200,000 po sila dito. Oh. Samantalang tayo ay pangatlo lamang, 26,000 lang po ang ito, ganun. Caretakers. Mas marami pa sila. Bakit ganun? Marami po sila. Ang marami po sa atin ay mga skilled workers po. Skilled. Semiconductors, okay. Electronics. Tayo po ang dominante dyan. No? Tayo po naman ang number one dyan. Pagdating okay. po sa caretaker at domestic workers, Indonesia po, kasunod po yung Vietnam. Okay. So maraming salamat po, attorney, at magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga rin po, Kabayan, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Sige po. Thank you po. Maraming po salamat. Happy Chinese New Year dyan sa Taiwan. Happy Chinese New Year po. Happy New Year po. Okay. Si Attorney Cesar Chavez Jr.